Tiniyak ng Department of Energy na sapat ang supply ng liquefied petroleum gas o LPG sa ating bansa. At hindi rin daw dapat tumaas ang presyo niyan dahil lang sa nagsarang import terminal o imbaka ng LPG sa Batangas. Pero ang LPG Marketeers Association ay may nakikita o manong sabuatan. Nakatutok si Julio Segovia. Umabot na sa kalsada ang pila ng LPG truck sa liquid gas terminal sa Bataan. Muling humaba ang pila ng mga LPG tanker na nagpapakarga sa Mariveles Depot matapos magsarang import terminal ng Shell sa Tabangao, Batangas. Dumarayo tuloy sa norte ang mga refiller mula sa timog Katagalugan. Kung nakaraang linggo, sir, inabot kami ng pandito. Apat na araw bago nakakarga. Kasi volume yung sasakyan dahil nawalan noon nakarga sa Batangas. Lahat halos ng truck dito kumukuha. Pero sabi ng Department of Energy, walang dapat ikabahala dahil sapat ang supply ng LPG sa bansa. Hindi rin daw dapat magtaas ang presyo ng lahat ng LPG dahil lang sa pagsasara ng import terminal ng Shell sa Tabangao. Isla LPG lang daw ang apektado ng shutdown na may kontrata rin naman sa liquid gas, kaya makakakuha pa rin sila ng supply sa Bataan Refinery. Based on the computation that we have, we will not have a problem. Okay. However, kung ang pinanggagalingan dati is Batangas, ang panggagalingan ngayon ay Bataan na. So depende kung asan yung depo mo, meron lang sigurong karagdagan na transport cost. Only for the ones getting sa import terminal sa Batangas, which is mostly isla. So the rest are actually, it's not gonna change. Ang LPGMA, nakikita na raw ang pagkakaroon ng 5 peso per kilo price hike dahil sa transportation cost. Pero sabi ng DOE, walang LPG players na maaaring magsabwatan dahil sa pagsasara ng import terminal. Kung may nakikita raw ang LPGMA, papaimbestigahan na rin ng DOE. Sabi naman ng Shell, wala na silang kinalaman sa issue dahil hindi na sila nagbebenta ng LPG. Julio Segovia, nakatutok, 24 oras.